So, magkita tayo ngayon ng 4 products. So, pag gumagawa kayo ng CSS, okay, import nyo lang ng import yung ginawa nyo CSS. So, let's say product.css. Oops, lagyan natin siya ng semicolon. Save. Yan. And then, products. So, pwede na tayo mag-start ngayon sa products. Okay. Sa products naman, mga boss, create muna natin. So, ang lagi ko kasing ginagawa, nag-create talaga ako muna ng mockup. Start na natin. So, H2. Let's say, mag-start tayo ng H2. Kasi ang itsura ng products natin, kung makikita nyo dito, start your order today. Meron na namang may dilaw. So, anong gagawin nyo dyan? Diba? Lalagyan nyo ng span and then cha-change nyo lang yung color. So, let's go. So, H2. Yan. So, sa H2, lagyan natin siya ng start. Ito na yung start. Ito na. So, ito na yung ano, ito na yung thinking naman ni Boss Rod. Kung mga gantong design ha. So, kung gusto nyo i-adapt, nasa sa inyo. Pero, ganito yung thinking ko pag nagde-design. Okay. So, paano? Kung ginagawa ko dyan mga boss, ganun pa rin. Okay. So, iisipin nyo ulit kung sino ba yung pinaka container nyo. Okay? So, ang container ko, una, wala akong container dito. So, isa lang. So, ito, elements na agad. Okay? So, first container, ito yung isang column. So, pangalawang column, ito yung malaki. Okay? So, ayan. So, ayan yung malaking column. So, let's say, ano to? Products list. Okay? So, nandito lahat ng mga products natin. Okay? Then, sa loob ng product, okay, meron niya mga product. Product, singular ah. Pagka-save natin dyan, yan, mag-style muna tayo. Huwag muna natin lagay yung, ano niya, yung content niya dun sa loob. Okay? So, punta na tayo ng products. Okay? Sa products na yan, mga boss, ang gagawin natin, that main, ganun pa rin. Main, products naman na tayo. Itong 100 page na to, for initial lang to. Okay? It depends. So, kung tingin nyo, yung mga itong mga to, so hahaba pa yan, so dapat hindi 100 BH. So, let's say 100%, mga ganon. Okay, so 100 BH kasi, siya yung pinaka-size lang ng ano natin, ng monitor. So, yan. So, let's say, click muna tayo ng background image. So, yung URL, and then, syempre, lagay lang natin yung asset, image, and then, products, BG. Diba? Napaka-helpful nung naming convention. Okay, alam na natin kung kanino yung pang background. Okay, so kaya, lagyan nyo ng ano, magandang naming convention yung mga files nyo, photos, or anything. So, it depends on you. So, ganun lang ulit. Position. And then, yan na yun. Save. Check natin nga kung meron ng ano. Ayan. So, product list, meron nyo mga product. So, ayan yung mga burgers natin, mga boss. Okay? So, yan. So, punta na tayo dito sa product. Okay? So, that mean, copy lang natin ulit. Okay? Copy. And then, ang gagawin natin dito, H2. Okay? Or, declare muna natin yun kasi lalagyan natin siya ng layout eh, yung pinaka-products natin. So, ganun lang ulit. Kung ano yung ginawa natin sa home. Diba ang ginawa natin sa home, ayan, nag-declare tayo ng 120 na rows, yung first row and then 1FR yung second row. So, ganun din yung kakalabasan dito. Pero, ang gagawin natin, yung template rows, let's say 200px yung height ng H2, and then, 1FR tayo. Okay? So, the rest. Ito yung product list. Okay? Add tayo ngayon dito sa my H2. So, lagyan muna natin ng style yung H2 natin, mga boss. So, punta natin ulit yung mockup, di ba? Na medyo matrabaho talaga ang front end, mga boss. Yan. So, dito, ang ginamit nating size, 42 and then medium naman siya. So, gagawin lang natin is font size and then 42. Okay, 42px. Then, ang font weight natin will be 500. Kasi medium siya, di ba? So, ayan siya. Check natin ulit yung browser. Ayan, so, start your order. Yun, lumaki na siya, di ba? Pero yung order natin dito, yung span, di ba? Hindi siya naging, ano, tawag dito, parang boulder na 500 din na, ano, weight. So, ang gagawin lang natin dyan, yung span naman. Sa loob ng H2, may span. Okay? So, lagyan lang natin siya ng font weight. And then, syempre, lagyan natin siya ng color na bar primary. Yan. Save. Check. Yun, di ba? Nag-start na siya. Start your day. Then, so H2. Yan. Display flex. Okay. And then, justify content center. Yan, di ba? And then, align item center. So, ito lang yung, yan lang naman yung tatlong gagawin nyo pag flex yung pang-align nyo. Okay.
So, flex, copy lang natin yan. So, punta tayo ng products. Sa pinaka-H to yun, okay? Yan. And then, ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya. Kasi magkadikit eh. Span kasi to eh. Span H2, okay? Magkadikit sila masyado. Masyado silang close. Lalagyan natin yan ng margin. Okay, so let's say margin into 10px. Let's say 10px. Yan, so okay na siya, di ba? So next na natin, product list. So dito na tayo. So ito na yung meron tayong layout na ko. Hindi naman siya complex, pero grid na yung kailangan natin gawin doon kesa sa flex. Pero pwede namang flex, pero I prefer na gumamit nung grid pag mga ganito ng layout. Okay? So, yan. So, start na natin. Ito na tayo ng product list. Okay. So, product list. So, ayun. So, then, syempre, explain ko ulit kung anong gagawin natin. Product list. Kung may kita nyo sa product list, mga boss, di ba? Isang buong, ano siya, isang buong width siya. So, anong gagawin natin? Ito yung isang way kanina. Pwede naman tayo maglagay ng margin. Okay? Pwede tayo maglagay ng margin ulit. Pero this time, ang gagawin natin, kasi gusto natin yung margin natin, ano eh, parang ano, automatic nagre-resize. So, yung dares yung gagawin nating margin, okay? So, dito, magdi-display tayo ng template. So, template, columns. Okay, so ito na yon. So, ang gagawin lang natin dito, 1FR, and then repeat ng tatlong beses na 260px. So, ibig sabihin lang nito, may width na 260px na tatlo. Okay, so 1FR. Yan. So, ang itsura kasi nito, pwede kasi yung repeat na yan, pwedeng niyo gamitin. Pwedeng gawin niyo is 260px. Pag sinave ko yan, ayan, kung makita niyo, asa na yun? Yan yung product list natin, di ba? Makita niyo sa loob, meron ng mga ano, tatlong 360px sa gitna, and then 1FR yung dalawang dulo sa left and right. Okay, so automatic yan, magre-resize yan, mga bossing niyo, ha? Liliitan ko ng konti. Tignan nyo yung ano natin. O, liitan pa natin. Yan o, diba? Automatic, diba? Lumiit na yung gilid. Pero hindi niya naapektuhin yung gitna. So, ayun yung ginawa natin. Okay, so, balik na natin. So, ang gagawin natin dito mga boss, ayan, ang haba kasi niya, diba? So, ito yung shortcut lang nun. Shortcut lang yan. 260px. So, nandun naman sa word, repeat. Then, tatlong beses mo i-repeat. Then, 260px. Ganun lang siya. Simple. And then, grid auto rows. Yan, auto rows, and then sa auto rows na yan, 300px, let's say. So, ayun yung height niya. Ayun, oh. So, 300px lang siya. So, hindi niya na-maximize yung buong screen. Unlike kanina, di ba, tanggalin natin yung, ano. Oh, automatic kasi yan, ma-maximize niya yung buong screen. Okay? So, pag nilagyan natin 300px lang, okay? 300px lang sila. So, ang gagawin na natin dito, mga boss, ang i-style lang naman natin, yung mga child natin. Okay? So, ang kailangan kasi natin gawin, tingnan nyo ha, pag nag-hover ako mga boss ha, hover ako ng product, saan siya na-align? Diba, napunta siya sa una, napunta rin to sa pangalawa, okay? So, hindi pa siya naka-align ng maayos, okay? So, paano natin siya i-align ng maayos? Ayan. So, ang gagawin na natin dyan, i-align na natin tong product na pang-una into this sa second column, first row. Then, ganun, so and so forth. Ang gagawin natin dyan, ito na. So, yung pinaaral ko sa inyo, yung sudo classes, okay? So, kailangan natin gawin yon. So, products. So, yung pangunang product, dan siya, naka-align. So, yung pangalawang product, ganun siya. So, create muna tayo ng anim. Yan. So, ganun lang gagawin nyo. So, grid row, okay? So, ang grid row natin is 1 and 2. Okay? Grid row 1 and 2. Okay? So, sa pangunang row to, okay, so, ganun silang tatlo, yung 1, 2, 3. Sila yung 1, 2, 3, di ba? So, itong 1, 2, 3. Sila yung first 3, nasa taas sila. Okay? Yung pangalawa naman, hindi sila nasa taas. Na, ano sila? Yung pangalawang tatlo, di ba? Nasa baba sila. So, 2, 3 dapat yung grid row mo. And then, next one, yung column naman na to, itong product natin, hindi siya dapat nasa 1, 2. Diba? Dapat nasa 2, 3 siya. Nandito dapat siya sa pangalawa na to. And then, sunod-sunod, okay? So, ang gagawin nyo dyan, grid, column, 2, 3. Then, sunod-sunod na sila. So, 2, 3, and then, ito naman, 3, 4 dapat, and then, 4, 5. So, ito, 3, 4. Yan, save nga natin, and then, hover na natin ngayon yung mga products natin. Tingnan natin kung saan na siya na-align. Ayan, oh, makikita nyo, di ba? Naka-align na siya sa gitna, okay?
So, ang gagawin natin dito mga boss, magkakadikit naman yan, ang nangyayari yan, di ba? So, ang gagawin natin, lagyan natin siya ng gap. Okay? So, gap lang. So, ito, yung gap na to, parang grid gap yan. So, column and row. Okay? So, lagyan natin siya ng 40px. Let's try. Yan. So, makita nyo, di ba? Yan, magkakahiwalay na siya. Oh, cool. So, pag tinignan nyo yung Figma, yan, di ba? Magkakahiwalay siya. Okay? So, dineclare natin 40px. Okay? So, pwede kasi natin gawin, ito kasi medyo ano to, ito yung pinaka-updated gap. And then, yung isa naman, pwede kasing grid gap, ito kasi yung old way. So, pwede naman yan. Okay? So, same pa rin yan. Okay? So, pwede rin naman, kung ang gagawin nyo is column gap, so, isa. Okay? Pwedeng column gap, pwedeng row gap. Pwede nyo gawin yan. Yan, same sila. So, ayan yung dalawang way. Okay? So, gap lang. Balik na natin sa dati. Gap lang gagamitin natin. Okay? So, ito, gagawin na natin yan. Ito yung hover type, ha? So, game. So, ito yung default. So, product muna. So, sa loob ng product, mga boss. Then, save natin nga. Anong itsura muna? Yan, di ba? Nagkaroon na siyang box. Pero, ang kapal. Di ba? Gusto kong gayain yung ganyang itsura. So, ang gagawin natin dyan, mga boss, gawa pa tayong isang variable. Okay? So, gawa tayo ng isa pang variable for that. So, let's say primary pangalan natin, hover. Lagyan lang natin ng opacity to. Okay? So, pag in-hover nyo yung mouse nyo dyan sa color na yan, so, pwede kayong maglagay ng opacity. Yan, ito yung opacity. So, gusto kong opacity siguro mga 50% lang. Yan. So, yung gitna lang. So, tinansya ko lang mga boss. Ito yung gagamitin natin color dun sa product. Okay? So, let's try. Ayan, o, oh, diba? Medyo mas maganda na siyang tignan, unlike before. So, yan. Pag tignan nyo yung before, diba, ganyan siya, ang kapal. Pag ginamit natin yung kanina, yung hover, yan, diba, ang nipis. So, parang ano na siya, medyo mababa yung contrast niya, mas maganda siyang tignan. Yan. Okay, so, next. Gagawin natin dito, magdi-display tayo ng grid. Okay. Grid. Kasi, ang gagawin na natin, ito na yung di-design na natin eh. Ito muna tayo. Ito muna tayo mag-focus ha. Yan. So, ito muna yung po-focus natin. So, ang plano ko dito, mga boss, kung ako mag-design ha, so, kasi ang pwede kong gawin kasi dito, or pwede nyong gawin, pwede nyong tigi-isa sila. So, first container, and then second container, then third container, di ba? Parang ganun, pwede yun, di ba? Pero, kasi ang nakikita ko rito, parang magkasama lagi yung burger, di ba? So, ang gagawin ko na lang siguro dito is, magkasama yung classic tsaka yung burger, and then, yung natira, yung the rest, second column siya. So, ang mangyayari sa loob ng product natin, isang container, then, pangalawang container. So, dalawang container lang, inside dun ng inside product natin, okay? So, dito natin gagawin yon. So, dito, isang container, then, pangalawang container, okay? So, ganun yung thinking na ginawa ko. Okay, so, punta tayo muna ng index para mas magamay natin. Okay, so, products. Yan, products. So, gawa na tayo ngayon ng... Dito, maglagay tayo ng... So, di ba sabi ko sa inyo, lagi ko nilalagay sa placeholder yung image ko, image tag. Okay, so, let's say mag-create ako ng image container dito. Image container, then img. Okay, and then, after that, mga boss... Diba, ang ka-level na itong image container natin is yung P. So, yung P na yan, mga boss, ayan yung pangalan ng burger. So, kung mapapansin nyo dito, ginawa na ito, classic, then burger yung dilaw. So, ano na naman gagawin natin doon? So, lagi natin ginagawa, diba? So, classic, then lagyan natin ng span, okay? So, yan. Okay. So, ganyan lang yon. And then, next, lalagyan natin is yung price. Okay, so sa price. So, P lang din gawin natin. Okay, sa price na yan, PHP, let's say, classic ba yung inaano natin? Okay, so classic. And then, let's say, 45.00. Yan siya, 45ph siya. And then, dyan sa ano, meron niyang image container na naman. Ayan, kung may mapapansin nyo, di ba, nag-uulit ako nung ano, ng class. Okay? So, lagay tayo ulit ng image container. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan nyo yun, ha? Yung, declare kung saan siyang parent. Okay? So, yan.
So dito, syempre, asset, image, product, cart, icon, yan, cart. So ito kasi may plus icon, unlike dun sa navbar, walang plus icon. So yan, okay. So let's say, product, cart, icon. Save natin, then yan. Ayun, so lumabas na yung burger natin. Ang cute ah. So yan. So ngayon ko lang kasi siya ginagawa, no? So, kaya medyo, ano, mabagal tayo gumawa. Pero kailangan ko lang kasing explain para mas magets nyo kung bakit ko ba nirarap sa container or ganun yung styling ko, ganun yung aligning ko. So, yeah. So, para mas malaman nyo kung bakit. So, yan na. So, nagawa na natin siya. So, the first thing na gagawin natin, syempre, yung product natin, yung pinakalaman niya, ito. Kasi, dalawa yan, di ba? Loob ng product natin, merong burger container and then price container. So, magiging itsura natin dito, mga boss. Ang gagawin natin style naman dito. So, ito, ginagawa ko lagi ito, ha. Ang gusto ko, auto lang yung price. And then, the rest, kay burger mo na ibigay. Parang ganun. Parang ganun yung gusto kong gawin. Okay? So, gawin natin yon, mga boss. So, ang gagawin nyo lang, mga boss, display grid, okay? Nag-display grid na tayo. Grid, template rows. Kung nasa yung 1FR, di ba sa taas yung unang row? So, 1FR to, and then auto naman yung baba. Save ko yan, mga boss, ha. Kung pag sinave ko yan, ayan, kung makikita nyo, di ba? So, nasakop ko na lahat. So, nagde-depende na ako dito sa baba. So, masasakop ko, pag lumiit pa tong baba, masasakop ko yung buong size. So, ano yun? So, pakita ko sa inyo. So, gawan muna natin yung price container. Product, then price container. So, yung price container, okay? So, ang gagawin natin sa price container, mga boss, lalagyan natin siya ngayon ng, save nga natin, anong itsura. So, magkadikit siya, mga boss, di ba? Pero, ayan, bibigyan ko kayo ng isang tip pa ulit. So, tip by Boss Rod na naman. So, dito mga boss, kung mapapansin nyo, di ba? So, lagyan natin ng cursor pointer. So, flex siya. Okay. So, lagyan natin ng cursor pointer tong image, ano natin, image container. Then, lagyan natin siya ng cursor pointer. Okay. Sa cursor pointer, ay, bakit may niya lang ito, ha? So, naka-prettier kasi ako, kaya automatic siya nagpo-format pag nagsasave ako. Okay, so don't mind nyo lang siya, bumaba, pero ganun pa rin yan. Same pa rin yan na naka one line. Pero bumababa siya pag mahaba na. Save ko lang muna, okay? Nagkakaroon siya ng hover na parang click na mouse, okay? Pero kasi ang gagawin natin dyan, i-ano natin siya, i-flex natin siya ng 1, okay? Pag in-flex natin siya ng 1, ang mangyayari, kita nyo, kahit nandito lang ako sa gilid, di ba? Kahit nasa gilid lang ako, nag-ano lang ako ng sa mouse sa gilid kasi nag-flex 1 ako, di ba? Kasi ang kailangan kong gawin dito, pag nag-flex 1 ako, mag-display na naman ako ng flex, and then i-ano ko sa justify content ko siya ng flex end para mapunta siya sa dulo, di ba? Pero ano yung problem dyan, mga boss? Ayan, no? So, let's say, lagyan natin siya pa ng align item center. So, ano yung problem dyan, mga boss? Ang problem dyan, ayan, no? Kung makikita nyo yung sizes nung ano natin, image natin. So, ito yung kailangan nyo pang ano, tandaan, mga boss. Ah. Kung makikita nyo dito, pinlex 1 natin siya para mapunta natin siya sa dulo. Pero, ang nangyari, nasasakop ng cursor natin yung click dito kahit nandito lang tayo. So, pag kinilig ko yan, ma-click niya pa rin to. So, which is pangit yung approach. So, dito, ang gagawin nyo na dyan, kahit simple lang yan, ang kailangan nyo gawin is display grid nyo na siya. Okay? So, kasi si grid of center, save. Yan. So, kung mapapansin nyo, anong napansin nyo dito mga boss? So, auto na siya, di ba? So, pag nilagyan natin ngayon ng cursor pointer yan kanina, so, lagyan natin yung image container natin. Image container. So, lagyan lang natin siya ng cursor pointer. Cursor pointer. Save. Yan. So, mapapansin nyo, kahit mag-hover ako dito, wala na, di ba? So, dito na lang siya talaga. Pag makita nyo rin yung size, so, ang size niya auto. Okay? Then, 1FR dun sa price. Kasi hindi naman clickable yung price eh. So, ayun, dun din yung isang scenario kung kailan kayo gagamit ng grid or kung kailan din kayo gagamit ng flex. Okay? So, ganun. So, mahalaga rin yung ano ah, yung structure ng HTML nyo. Kasi dun din kayo nagbe-base. Okay? So, ayun yung ano nun, ayun yung pinakamahalaga. So, kung mapapansin nyo naman dito, kailangan natin siya lagyan ng margin. So, pwede naman natin i-declare mismo dito. Okay? Ang mangyayari kasi, kailangan pa natin i-grid column pa yung tig-isa si image sa kasi ano.
which is, di ba, hassle. So, ang gagawin lang natin dito, mag-margin lang tayo. So, margin, ang gagawin natin is, 0, then 14px. So, let's say 14px yung gilid-gilid. Ayan. So, di ba, align na siya ng maayos. So, ganun lang siya ka-basic. Okay? So, next na natin, mamaya na natin ito lagyan na, sige, lagyan na nga natin. Lagyan natin muna yung sa price container, hindi sa image, syempre. So, lalagyan natin yung P. Okay? So, sa P na yan, ang ginamit kasi natin dyan, so, punta tayo dito, ang ginamit natin dyan is regular, then 25px. So, font size, 25px, then font weight. So, anong font weight natin sa regular? So, 400, syempre. 400. Save. So, let's check it. And, yun, boom. Diba? Okay na siya. So, let's try it again. So, lagyan natin siya ng color, syempre. Save. Yun, okay. So, may dilaw na siya, mga boss, diba? So, next naman natin gagawin, align naman natin tong product container natin. Product container. Burger container. So, yan. Burger container. So, copy lang natin yung isang CSS, then let's say sa taas na lang natin lagay. So, let's say ito ay burger container. Okay? So, burger container, ang gagawin lang natin sa burger container, mga boss, display muna tayo ng grid. Flex. Sorry. Ayan muna natin siya. Flex direction natin siya ng column. Okay? Kasi para mag, pag sinave yan, tingnan nyo. Yan. Kasi pag wala siyang column, di ba? Pahaba. Okay? So, kaya nag-column tayo. Siyempre, align lang natin sila ng center. So, justify content center. And then, align item center. Yan. So, center na silang dalawa. So, ganun lang siya kadali. Di ba? So, basic lang. Pag madali lang mag-align talaga pag marunong kayo mag-flex or grid. Napakadali lang mag-align. Okay? So, yan. So, I think okay na yan. Then, punta na tayo sa P. Okay? Sa P naman. Then, ang ginamit natin dito, light, and then 25. So, lagay lang natin yon. Okay, so save nga natin ang itsura. Yun, di ba? May burger na tayo, mga boss. Tanggalin lang natin margin ng pangit. Kailangan magkadikit siya eh. Tanggalin mo natin margin, save. Ayan, so, pero, sobrang dikit. Tagyan natin ng margin top. So, margin top, let's say, mga 10px lang. Yon, di ba? Medyo cool na siya tignan ng konti. So, bali ganyan. Bali ganyan yung itsura niya, pero tignan nga natin itsura. So, ganun yung itsura niya. So, center naman siya, di ba? So, I think center. Pero baba natin ng konti kasi medyo malapit siya rito, okay? So, lagyan natin yung image container na lang natin, okay? Na 20px. Para bumaba lang sila. Yan! No? Cool! So, I think kamukha niya naman, di ba? Agree ba kayo, mga boss? So, light. So, light siya. Okay naman. Light na siya. Then, span siya. Di ba? So, may span. So, kailangan din natin syempre gawin yung span. Okay? Sa loob ng P, may span. So, ang kinagandaan ng ginagawa natin, mga boss, ha? Pag nalagyan na natin ng style to, etong product na to, so, kasi, di ba, same lang eh. Same lang sila ng mga product, di ba? So, ayan yung kinagandaan niyan. Okay? Lahat ng ilalagay na natin na elements mamaya sa mga susunod, okay? Hindi na tayo mag-i-style, okay? So, iisa lang yung style nila. So, ayun yung kinagandahan nun, mga boss. Pupunta na ako dito sa may span. Sa may span, mga boss, color lang natin siya ng bar, di ba? Bar, and primary. And then, primary, then lagay lang natin font weight. Kasi, di ba, hindi niya nakaka-copy kanina yung font weight. Oops. Ay, dito sa may font weight. Yon! So, na, kuha na natin yung design for burger. So, yan. So, I think kamukha niya na, di ba? Yun, no? Okay, so, ang gagawin na lang naman natin is, ikakopy muna natin lahat ng ano, okay? So, copy lang natin dito yung product list, burger container, and then price container. So, copy lang muna natin siya dito sa pangalawa. Let's say, ipa-test na lang natin yung isa. Kasi wala tayong picture for bacon. Bacon yun, di ba? Yung bacon. Wala tayong picture. So, let's say parehas na lang muna natin. Ayan. So, ito meron tayo dito. BBQ, di ba? So, papalitan lang natin ito. BBQ. Ayan.
So, syempre, palitan din natin ito, BBQ. Ayan, parang ikaw pa rin ang BBQ, mga ganun. Corny. So, BBQ, yan. So, BBQ lalagay natin dyan. Then, ano to ay 60 pesos, yan. So, next is, itong cart icon, wala naman tayong gagawin dyan. So, I think okay na yan. Then, product ulit. Then, ito na yung nasa baba. So, don't worry mga boss ha. I-upload ko to sa Git. So, magkakaroon pa rin kayo ng kopya. So, tignan na natin kung ano nangyari na. Uy, ano? Diba? So, basic. Oh, meron na tayong website mga boss. So, tanggalin nga natin yung inspect element natin. So, ang kulang na lang natin dito mga boss is yung hover effect. Okay? So, pwede ko kasi naman talagang gawin sa ano yon, sa before and after ng ano, ng pseudo elements. But, gagawin ko siya sa isang ano naman, sa isang way, okay? Magke-create tayo ng isang pang-hover effect, okay? So, punta ulit tayo sa pinakauna. Ang gagawin natin dito, mga boss, magke-create tayo dyan ng pang-hover, okay? So, paano yon? So, gawa tayo ng... save muna natin. So, lagyan muna natin siya ng... paglaruan muna natin siya, okay? So, punta tayo ngayon ng dito. So, i-display na muna natin sila. So, lagay muna tayo dito ng, let's say, temp. Okay, for test. So, buburahin din natin siya. Display na. Save natin. Yan. So, wala na sila, di ba? So, ayan yung form pang temporary. So, ito na yung hover effect. Okay? So, ito yung hover effect. Yan. So, copy natin yung isa. So, yan. And then, ang pangalan niya kasi, di ba, hindi siya container. Ginawa natin hover details. Sige, tignan muna natin kung ano nangyari. So, inspect element muna natin. So, ito yung mahirap sa ano. Pag nag-design kayo ng on the spot. Ito yung mahirap eh. So, wala tayong plano kung anong gagawin. Yan. So, kung makikita nyo, ang hover details natin, kaso nawala yung burger. Ah, okay. Kasi naka-display nan. So, yan. Pero, pag hindi naka-display nan, ayan ang nangyari, di ba? Nag-create siya ng, sa taas, another column. Which is, ayaw natin gawin yan. So, ang gagawin natin dyan, mga boss, product. So, kung napanood nyo yung first webinar o yung sa YouTube ko, yung kung paano gumamit ng relative and absolute. So, ito na yung perfect scenario for that. Okay? So, gagawin natin sa product, yan. Dito, magpo-position absolute relative. So, ito kasi yung parent. So, siya yung may relative. Okay? And then, yung child niya, si over details, ipoposition absolute natin siya. Okay? Para kahit mag-top 0, top ano tayo, o anything, di ba? Hindi siya lalabas. So, pag nag-save ako niyan, mga boss, hindi na siya nag-create. Oh, makikita niya, di ba? Hindi na siya nag-create unlike before. Di ba? Pag nilagyan, let's say, lalagyan ko siya ng, tatanggalin natin position absolute. Yan, kung makikita niya, nag-create siya, di ba? Pero pag nilagyan ko siya a position absolute, so parang nangyari kasi, pag naka-position absolute ka, parang naka-float ka nun eh. Okay? So, hindi ka naka-align sa kanila. Okay? So, yan. So, ang gagawin natin, mag-height lang tayo dito ng 100%. And then, mag-width lang tayo din ng 100%. So, let's try kung nasa na siya. Yan. So, makikita niya, di ba? Nandoon na siya. Okay? Na max niya na yung size. Okay? Pag nilagyan natin ng background dyan, so let's say background data siya ng red. And then, syempre, hover to, syempre, lalagyan natin siyang z-index to. Z-index, mga boss, siya yung ginagamit for, ano, imagine niyo na lang magkakapatong yan. Okay? So, yung z-index 1 natin, kasi default yon. Ang z-index 1 natin, yung burger at saka itong price container. So, imagine niyo magkakapatong ha. So, sila yung index 1. Pag index 2 ka, pinatungan mo yung index 1. Okay? Kung sino yung mas mataas, siya yung mas visible. Okay? Kung sino yung mas mababa, siya yung hindi visible. Kasi, napatungan siya ng mas mataas na index. C-index. Okay? So, ganun yung nag-work. So, lagyan natin siya ng C-index to. So, yan. Kung may kita nyo, di ba? So, let's try. Zero ko to. Negative 1. Ayan. Kung may kita nyo, di ba? Nawala siya. Okay? Kasi negative 1 siya. Okay? And then, pero, naka-level niya lang yung mga div na yon. Okay? So, dun nag-work yung z-index. Ginawa ko tong 2, o syempre, mas mataas na siya dun sa default na 1.
So, maaano niya na, dominant na siya dun sa mga naunang elements like sa burger tsaka sa my price container. So, that's how it works, di ba? Okay. So, yan. So, I think okay na to. Ang gagawin na lang natin, so, balik natin muna sa display nan. So, mag-i-style muna tayo, mga boss. So, lagyan muna natin ng style effect tong, style muna itong hover natin. So, ang gagawin natin sa hover is, lagyan muna natin siya ng elements. Okay? So, elements, hover details, dito. So, this one. So, game. So, save natin to mga boss. Punta tayo ng browser. Yan! So, kung may kita nyo, meron na siya. But, wala yung ano? Wala yung price. Bakit wala yung price? Ayun! So, ito kung may kita nyo mga boss. Meron na kasi tayong price container. Sa loob ng product, meron siyang... ang ginawa kasi natin, so, i-ano ko sa inyo. I-explain ko sa inyo. Ito maganda to. Maganda tong ano na to. Scenario na to. So, kung mapapansin nyo dito... si Prada kasi, meron siyang child. Ang pangalan, si Price Container. Okay? Ang ginawa natin sa Price Container kasi, dinisplay nan natin. Okay? So, naglagay tayo ng temp. Dito, naglagay tayo ng temp. Ito, naka-display nan siya, di ba? So, ang nangyari, na-apektuhan niya rin yung sa hover details. Pero, hindi siya ka-child ni, ano, ni Prada ka. So, child ni Prada is Price Container, di ba? So, ang nangyari, sa hover details, meron kasing Price Container. Okay? So, ang nangyari, na-apply niya rin dito yung CSS ni product for price container dito na display na. So, paano natin iiwasan yung ganung parang communication, okay? So, ang gagawin niyo yan mga boss, gagamit kayo ng combinators kung tawagin. Pero hindi ko explain lahat ng combinators, pero etong isa lang. So, ito helpful tong combinator na to. So, dito mga boss, gagawa tayo ngayon ng yun sa product then price container. Okay, ito yung price container, di ba? So, ito yon. So, ang gagawin lang natin dyan, mga boss, is, lalagyan lang natin sila ng, itong parang greater than. So, ibig sabihin, i-apply niya lang itong burger na to, immediate child niya lang. Okay? So, hindi niya na i-apply yan. So, sa hindi niya lang child. Kasi yung mangyayari dito, si product kasi, child niya si price container. Pero, hindi niya pinaka-child si price container dun sa hover details. So, ang mangyayari, pag nilagyan nyo ng greater than yon mga boss, i-apply niya lang yung CSS dito lang sa immediate child niya. Hindi niya isasama tong may price container dito sa hover details. So, ayun yung gamit itong combinator na to. Immediate child niya ina-apply. Okay, save ko yan. Tingnan nyo. Oo, di ba? Magic. So, ganun nag-work to. Okay? So, lagay muna natin yan. Okay? And then, stylean muna natin to. So, ang style dito, so, kung makita nyo, ito. Ganyan lang siya, di ba? So, ang gagawin natin dyan, punta tayo ng hover details. So, hover details, declare na natin dyan yung display grid. Grid template rows. 1FR and auto. Okay, save. So, check. Yan, check natin yan. And then, hover details, ayan. So, hover details, ayan na. Okay, so, sa price container, 1FR siya, and then, image container, but meron na-apply dito na? Ayun, meron pa. So, lagyan din natin ng immediate. Lagyan nga natin immediate ng mga burger price container. Lahat ng may price container. Ayan. So, ito, immediate lang dapat yan. Ito, immediate lang dapat yan. And then, itong burger, yung hindi na yung burger actually kasi hindi naman na ulit yung burger dun sa hover details. Save. And then, let's check that. Yun. So, that's better. Okay, so ang gagawin lang natin, lalagyan lang natin sa baba. Okay. So, ano lang natin? Details. Ang gagawin natin sa, ano muna tayo? Baba muna. So, siya yung image container. Image container. So, justify sub horizontally. So, end natin to. End. Yun. So, nasa end siya. Okay? So, next naman, ito. So, dito na. So, after nito, maganda na yung ano nito, gagawin natin sa transition. Dito na tayo sa my classic burger.
Yan. So, okay na siya. Then, lagyan lang natin siya ng sizes. Okay. So, copy lang natin yan. Then, punta tayo ngayon ng price container P. So, P naman. Okay. Save natin yan. So, P. So, sa P na yan, okay. So, dalawa kasi yung P natin dito. Classic burger na may class. Then, yung prices. Okay. So, ang gagawin natin dito, mga boss, dito sa first child. So, let's say end child. Oops. Copy natin to. So, pagka-copy natin dyan, mga boss, yung first child, 300px. Save. So, pagka-save natin yon, so, ano na siya? May sizes na siya. And then, next one will be color, yung span. So, create tayo ng span. So, let's create another one. Then, span. Okay. So, lagyan natin siya ng color. So, bar. Ah, color. Then, bar. Primary. Primary. Then, font weight. Siyempre, ginawa natin lagi. Font weight. Saan yung font? Font weight. Copy lang natin font weight. Okay. Save. So, itong span, dapat ganyan. Kulang tayo ng semicolon. Save. And then, yan. So, eto na ba? Tama ba yung ginawa natin? So, bacon burger, classic burger. Yan, okay. So, next natin, itong pangalawang P. Okay? So, yung pangalawang P, parang naka-align siya dun sa team natin. So, parang pinaka-team kasi natin, dilaw, di ba? Save. So, yan. So, after that, check. Yan, okay. Parang kapal. Ano ba ginamit natin dito? Ah, regular. So, 300 lang. Ah, 400. Hindi 500, 400 lang. Yan, okay. So, and then, margin siya ng top na 14px. Save. Yon, okay. So, I think nakuha na natin yung itsura ng ito. Pero, lagyan lang natin ng margin top. Okay, para medyo center naman siya. Okay, so let's add sa my price container. So, let's say yung price container natin magiging margin top na 10px. I think 10px. Ah, 20px. So, let's say 20px. Yan. Good. Uy. Ba't di kumana yung isa natin? 300. Yan. Yan, I think okay na yan. So, ang gagawin na natin dito, mga boss, yung hover effect. So, paano na natin ito gagamitin, yung hover effect na to? So, gawin muna natin yung, ano, yung idea na kung ano yung transition niya, okay? So, punta natin yung pinaka-parent natin. Ito yung pinaka-parent kasi natin. So, hover. Okay? So, ang gagawin natin, mga boss, pag nag-hover tayo dun sa product, so, ano yung gagawin? So, parang ganun yung idea natin, di ba? Okay. So, ang gawin muna natin is display none muna natin to. Display none. Pinaka-prod, hover details. Okay. Display none na natin hover details. And then, ito, tanggalin na natin itong so, tanggalin natin yan. Then, save. Yan, so nakikita niya, di ba? Ayan na yung itsura niya. Then, yung hover details, syempre, yung hover details, display none. Okay. So, ang gagawin muna natin, dapat pag nag-hover tayo ng, dito sa may product natin, dapat nawawala itong mga details natin. So, paano natin gagawin yun? So, punta tayo ng product, then create lang tayo ng isa for hover. Dito. So, let's say ito yung hover. Product hover. Okay. Or, wag na nga natin lagyan ng, ito, hover. So, hover, and then, ang gagawin lang natin, mag-opacity yan ng, opacity ng 0. Save. Try, let's try. Close natin to. Yun. Ba't nawala lahat? So, hindi ganyan yung kailangan natin. So, ang kailangan natin dyan, pag nag-hover siya ng product, dapat, ang opacityhan niya yung burger container at saka yung price container. Okay? So, ang kailangan natin gawin dito, mga boss, pag nag-hover siya nyan, burger container natin, burger
burger container. Okay? And then, yung price container natin, lalagyan natin yan. So, lagyan natin ng immediate. Immediate child na lang. Kasi mamaya, madamay na naman yung isa. Diba? Kanina, nadadamay yung nasa loob ni Hover. So, kama. So, lagyan natin ng kama yan. Then, opacity tayo ng 0. Yan. So, ito naman is price container. Save. Yan. So, ito yung kailangan natin gawin. Yan. Diba? Nawawala siya. Pero, yung idea dyan, dapat, hindi siya, ano, nawawala agad ng parang nagbiblink lang, oh. Ang pangit tignan, di ba? Pangit tignan. So, ang gagawin natin, lalagyan natin yung pinaka-parent, which is yung product. Lalagyan natin yan ng transition. So, transition. Let's say, opacity kasi inamit natin. Okay, opacity. Or, pwede namang all, kung gusto nyo lahat ng mababago. So, let's say all. Let's say 300 ms10. And then, is in. Kahit ano dyan. So, it depends on you. So, ano nangyayari? Ba't parang walang nangyayari? So, 300 ms. It takes 200 ms. And then, all. Transition all. Save. Ba't parang nangyayari? Ah, okay. Kasi, dapat ang ilagay natin sa mga container natin. Okay? Dito sa container natin, so lagyan natin yung burger container. Ito, burger container. And then, lagyan natin din yung price container. Where is the price container? This one. Save! Yun! Yan! So, parang yung feed, ano? Yung feed na effect. Ayun yung kailangan natin gawin. And then, ang gagawin natin kasi, pag nag-feed na yan, so, lalabas yung hover effect natin na ginawang element. Okay? So, ang gagawin natin dun, mga boss, dito sa may H, dito sa may, let's say sa may, saan ba natin siya gagawin? Let's say sa may hover details. Okay? So, sa hover details yan, lalagyan din natin syempre ng hover effect naman yung sa hover details naman natin. Okay? So, ang gagawin natin dyan, lagyan natin siya ng, ibaba nga natin yung hover details natin dito. Toto. Yan. Para isang ano lang sila. Para di tayo malito. Image container, hover details. Yan, ito sa hover. So, sa hover natin ilalagay yan. Okay, then, lagyan din natin ng end. Yan. So, dito, ito yung hover effect eh. So, lalagay tayo ng hover details dito. Pang kay hover details naman. So, lalagyan natin, pag nag-hover sa product, ano yung naman yung gagawin niya kay hover details? Okay? So, ganun lang ang usapan yan. So, si product, pag nag-hover ka kay product, anong gagawin mo kay hover details? Then, ang gagawin natin dito, nakaset dapat, gawin na lang natin is transform para mas maganda yung itsura niya. So, let's say, lagyan natin siya ng transform scale, yung katulad na kanina. So, ang nauuna dito, pag scale, ang nauuna is width. And then, yung pangalawa niya is yung height. Okay? So, let's, zero yan. So, height and width. Okay? So, ibig sabihin yan, pag isa lang. So, pag nag-hover siya dito, gagawin niyang 1. Okay? Save natin yan. Okay? So, yun. Bakit ganun yung itsura? Dito lang dapat gagana. Oops. Nag-hover na siya, pero, ba't ganun yung, ano nito, margin nito? Margin bottom nga natin ng angat pa. Bumababa eh. Okay, so lagyan muna natin ng margin pa yung isa. Sa bottom image container. So let's say it's 20px. 20px and then yan. And then, kaya hindi siya wala kasi tayong transition. Okay? So mangyayari, may hover effect naman pero wala tayong transition kasing ginagawa. Okay, so gagawa na natin yun mga boss. Okay, dito sa parent. Sa nakasimula kayo, okay, lagi maglalagay ng transition. Okay, so transition, and then let's say transform. Let's say transform nga. Transform, parehas natin siya sa ms para sabay. Yan, then is in. Let's say is in. Save. Yan nga natin. Yun, oh, nakikita nyo, oh, di ba? Medyo mas okay na siya tignan. Kung gusto nyo naman nagsisimula siya sa taas, di ba sabi ko nga sa inyo, pwede nyo i-change yung origin niya. So, let's say ang origin niya is nasa top. Okay, top. So, let's say nasa top siya. Yan, ganun naman yung itsura niya. Okay? Kung gusto nyo naman, pwede
din yung paglaruan ng paglaruan to. Let's say, 0 to, and then, 1 to. Save. Tignan natin yung tsura. Ayan, o, diba? Pwede nyo paglaruan kung anong gusto nyong effect. So, let's say, 1 naman to, and then 0 to. Okay, save. O, diba? So, it depends on you, guys. Ayan. So, wala pa yung iba, diba? Kasi di pa natin nalalagay yung hover effect. Ayan. So, i-zero na lang natin para mas okay tignan. Ayan, okay. So, parang may lumalabas-labas. Ayan. So, kopyahin na natin tong hover details naman sa mga ibang products. So, ganun lang. So, hindi na tayo mag-i-style ulit. So, syempre, kasi same lang naman yung class na ginagawa natin. So, yeah. So, ganun lang yan. So, copy lang natin ang i-copy. Then, sa pangalawa, 40 pesos. Save. So, yan na. So, we have our website. So, yan. Di ba? Speed. So, lagyan natin cursor pointer. Ang pangit tignan naman. Cursor pointer sa may products. Mismong products lang. Itong product. Ito, ito, ito. Yan. So, cursor pointer. Para pag nag-ano. Yan, o. Di ba? Parang clickable siya. Bye-bye.